So pumunta na tayo dun sa mga malalalim na usapan. Lalim ah. Hindi, actually, nag-iisip kasi ako kung paano ko siya kakausapin ng medyo malalim. Kasi, very sensitive ang sitwasyon ni Jervy kasi he's going through depression and he's under medication. So para alam yun lang. Kasi baka sabihin nyo, bakit yung mga tanong sa kanya hindi masyadong mabigat? Mm-hmm. Eh, syempre, we have to consider ang condition ni Jervy. Yes. Hindi siya biro ang depression and he is under medication. Kaya parang napaka-emotional ni Jervy. Okay. Ang inaalala ko lang, sasali ka dito, syempre, may mananalo, may matatalo. Paano pag hindi ka pinalad? Paano ka magkukope? Hindi ba ito makakasama sa condition mo? Anong mga plano mo? Para sa akin po, hindi. Kasi may other way pa naman po para maging panalo ko. Kumbaga, andito po nakatayo po sa harap niyo. Para maging role model po sa ibang tao na nakakaranas tulad ng sakit ko. Yun po, bale, isang taon na po ko lumalaban sa depression. Jervy! Paano wala hinaharap lahat to Jervy? Alam mo, dito ka lang sa Rio para matawa siya, para hindi siya ma-ear. Alam mo, clown si San Rio. Itago mo lang yung upper lip mo, matatawa na siya. Nung una po, hindi ko alam kung paano labanan eh. So, ang ginagawa ko lang po, every time na madedepress ako, kaysa po saktan ko yung sarili ko, pinapatato ko na lang po. So, lahat po ng tattoo sa katawan, yun po yung meaning. Parang puro depression po. Ano yung mga pinatattoo mo? Maaari ba naming malaman? Kung gusto mo lang i-share. Ito po yung last na tattoo ko. Anong nakalagay? Sa beme? Ano to? Ah, save me? Save me? Sa beme. Kasi magkadugto. Sa beme? Sa beme. Ara! Sino ba ang tattoo yan? Dapat may spacing pagkatapos ang save. Space. Ako? Girl, nung nakaganon, may walang then, spacing. Then. Ako ang iyong sa Benny. Ano ba ito? Well, at least, napasaya ba si Jervy? Sinadya ako kaya yun. Nagpapatawa kaya ako. So, ano ang gusto mong sabihin? Bakit sa Benny? Save me. Bakit ka nagpalagay ng save me sa iyong wrist? Ang sakit niyang wrist, ha? Para kang naglaslas. Yun po. Kasi ano... Ito po yung time na parang sobrang lugmok na lugmok ako. Tapos, hindi ko po kasama si Mama. Nasa Bulacan po siya. Nagbabarista po ako nandito sa Manila. So, mag-isa lang ako. Parang every time po, pag nade-depress ako, dinadaan ko sa ahalak, ganun. So, nung time po na yun, parang naghahanap ako ng taong masasandala.